Noong nakaraang linggo, pinilahan ng maraming taga-Maynila ang pagbabakuna ng Pfizer. Marami pang ang nadismaya nang hindi umabot sa pila dahil sa limitadong supply. Pero ang aktres na si Alice Dixon, nakapagturok agad ng kanyang second dose ng Pfizer vaccine, kaya inulan siya ng batikos. Nasa frontline na balita niyan si Greg Gregorio. Sa kanyang Instagram account, pinost ng aktres na si Alice Dixon ang pagtanggap niya ng second dose ng Pfizer COVID-19 vaccine sa Maynila noong nakaraang linggo. Pero ang netizens, pinutakti ito ng mga puna. May nagtanong kung ginawa ba ito sa special vaccination site na walang priority listing. May dismayado rin sa umano'y pagsingit ng aktres sa pila ng mga dapat maunang bakunahan. Hirit pa na isang taga-Maynila, bakit nakadalawang dose ng aktres kung pang first dose pa lang ang ginagamit sa bansa? Paliwanag naman ni Alice, sa ibang bansa niya nakuha ang first dose noong Abril. At tulad ng marami, nagparehistro rin daw siya habang inihintay ang pagdating ng Pfizer vaccine sa bansa. Paliwanag din ng Santa Ana Hospital na siyang nagbakuna sa aktres kabilang sa A3 priority list si Alice. Pero hindi na nila idinetalye kung ano ang kanyang comorbidity. Alice Dixon is a Filipina, no? So, due siya ng second dose niya ng ating vaccine. Every Filipino has an equal opportunity whether artista siya or hindi. Basta nag-declare siya sa atin na kailangan niyang ma-receive ang second dose, yon, why not? Sinubukan namin kunan ng pahayag ang aktres kung pasok ba siya sa priority list. Pero wala pa siyang sagot maging ang Department of Health. Wala pa rin paliwanag ang Manila LGU sa issue. Matatanda ang pinilahan at may mga uminit pa ang ulo sa rollout ng limitadong supply ng Pfizer sa bansa. Kamakailan lang, dumating ang 193,050 doses ng Pfizer vaccine sa Pilipinas na donasyon mula sa COVAX facility at pinilahan ng marami sa ilang vaccination sites. Pero sabi ng DOH, walang mali sa pagbibigay ng second dose sa mga nakakuha ng first dose sa ibang bansa. We will not deprive people of having their second doses to be fully vaccinated just because of this. We just need to get all of the information so that we can monitor them appropriately. Ang mahalaga raw, may emergency use authorization din dito sa Pilipinas ang bakunang kailangan ng isang individual na kapareho ng tinanggap niyang first dose sa ibang bansa. Sa sitwasyon na aktres na si Alice Dixon mababatid na inintay niya mismo makarating sa Pilipinas ang Pfizer doses. Ito lang kasi ang tanging brand ng COVID-19 vaccine na magagamit niya bilang second dose. Sa ngayon kasi, hindi pa rin pinapayagan ang paggamit ng magkaibang brand ng COVID-19 vaccines para sa kinakailangan dalawang dose ng isang individual. Sa susunod na buwan pa lang kasi sisimulan ng Department of Science and Technology ang clinical trial para sa posibilidad ng mix and match ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Iko-conduct natin yan para masagot yung tanong na pagka ba yung isang brand ang aking first dose tapos sinundan ko ng second brand, anong mangyayari sa immunogenicity at saka safe pa rin bang gawin? So those are the two questions that we would like to answer, and specific to the Filipino ethnicity. Target ding malaman ang epekto ng mga bakuna sa bawat variants at kung kailan mangangailangan ng booster shot. Isasama sa pag-aaral na ito ang paggamit ng lahat ng mga brand ng bakunang nagagamit na sa Pilipinas at yung mabibigyan pa ng EUA na sa 1,600 participants sa NCR, Cebu at Davao ang target sa pag-aaral na tatagal ng 18 buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.